Hindi po pwede nga magdadadagdag lang siya rito sa kanyang sariling kaisipan na tatariwas sa aral ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinangaral ang aming sarili, hindi kami nagyayabang, hindi namin na pinakasikat ang sarili namin, sabi ni Pablo. Kundi si Kristo Jesus na Panginoon at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo, pare-pareho lang tayo. Magkakapatid tayo kay Kristo. Kaya ako, kagaya ko, kagapagturo. Pare-pareho lang tayo ng libit. Wala rin itong mataas kasi sa iba may ganito eh. Ito si Papa sa Roma, parang networking lang. Ito yung susunod na mas mataas. May mga ganyan pang susunod, may mga archbishop pa yan. Yan. May cardinal pa. Kaya parang ngayon lalabas siya ngayon ng Panginoon. Hindi ganyan. Sa Bible, ganito. Si Kristo ulo ng Iglesia, andito tayo lahat. Tagapagturo, si Brother Willard, kapatid na ganito, kapatid na ganito, kapatid. Lahat ng kapatid, ganyan. Colossians 1:18. Kaya sinasabi ni Pablo, aba, hindi kami gaya ng karamihan. Hindi namin ipinangaral ang aking sarili, hindi kami nagpapasikat. Ito yung tamang pattern pagdating sa iglesia. Wala rin itong pinuno, wala rin itong malakas. Walang may-ari ng iglesia dito. Hindi ko pagmamay-ari ito, nag-tight feel sa atin. Pag-aari ito ni Kristo. Ito, Colossians 1:18, siya ang ulo ng iglesia. Siya ulo. Kung siya ulo, siya masusunod. Paano masusunod? Eh, di yung aral niya. Hindi aral ko. Nagpapagsalita lang ako eh. Sasabihin ko lang yung salitang sinasabi dito eh. Instrumento ako. So yun po ang bagay na sinasabi nila Pablo at kami ay gaya ng inyong mga alipin. Pare-pareho na tayong mga alipin ng Diyos. Dahil kay Kristo. Walang mataas, walang magaya man sa kanila diyan na halos ayaw makisalamuha sa mga magbababa. Ngunit paglay natin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa. Diba? Ang pagkakaintindi natin, kayamanan sa ilalim ng lupa, ito naman, kayamanan sa sisidlang lupa. Ito. Itong galing kasi tayo sa alabok, kaya tinatawag ni Pablo na vessel o sa sisidlang lupa. May kayamanan dito, tayo. Upang ang dakilang karakan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Ano? Pagkasalita ni Pablo. Hindi sa pagmamayabang, huwag kami ang inyong tularan, kundi yung aming sinasabi ang tularan ninyo. Nagsasalita lang kami, parang speaker lang. Ayan. Yung lalabas dito, lalabas mo sa speaker. Yung sinasabi ng Diyos, sasabihin ko naman. Paano kung malalaman? Dito ko. Sa pamamagitan ng salitang binabasa natin, 2 Corinthians chapter 4, verse 7. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Ayan lang tayo. Isang parang palayok na sa anumang oras ay pwedeng mabagsak, masira o malamatan. Pare-pareho lang po tayong pag-aari at alipin ng Diyos. Kaya sinasabi niya na we have this treasure, meron daw silang kayamanan, sa sasidlang lupa. Ano ba yung sinasabi mo, Pablo? Treasure in earthen vessels. Verse 2. Nakalagay po yan doon sa hindi ko na ipakita sa lahat ng chat. Second po rin dyan. Mababasa po natin dyan yung binabanggit ni Pablo na yan. Second po rin dyan, chapter 4, verse 7. Ayun pala sa taas ng ito. Ayun o. Second po rin dyan, chapter 4, verse 7. Ito yung binabanggit niyan mga kayamanan sa sisidlang lupa. Ano yun? Katotohanan. Kayamanan sa Diyos yun. Bakit? Kahit ba ng tao may katotohanan? Wala. Gusto nga ng mga tao, sinungaling man eh. Kaya napakarami ngayon mga sinungaling. Ha? Ilabas na ba nila, 2 Timothy chapter 3, verse 1. Mga mayayabang, mapagtumayang, mga ngalunya, mga walang pag-ibig na katutubig. Sige, maraming partner, papalit-pali, parang ganito lang eh. Kasi hindi lahat ng tao may katotohanan sa katawan. Mamamatay na nga lang kasi nungaling yung kanalalaman. Treasure in earthen vessels, truth. Una, sa verse 2 nakalagay po yan, si chapter 4, verse 2 ng 2 Corinthians. Pagkos tinanggihan namin ang mga kahihayang bagay na nagtatago na hindi kami nagsilakad sa katotohanan, inagsigamit man ng daya ng mga salita ng
Diyos, nagsalita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan. Hindi nila, hindi sila nakinabang dyan. No? Maraming kapatid tumutulong kay Pablo. O Brad, ito yung damit mo. Mga ganon. O Brad, ito yung pagkain mo. O Brad, ito yung panggastos mo. Ganon. Hindi si Pablo nagpapigat, uy, kailangan mo ng Bulgari. Ayaw mo kayo, ha? Gusto mo Bulgari agad. O, tsaka pa ganyan. Hindi din hinihingi mo mga sakya, ha? Umamahal, ha? Diba? Hindi nila kinakalakal yung salita ng Diyos. Eh ngayon, may nabalitaan lang ako na sa mga ano naman ko, hindi ko nasabihin kung sa mga religion ito, pagka walang kotse at bahay, hindi mo tuturo. Umayon. Eh, ganun ba dapat? Baka gusto mo rin ang pabigat sa kagosir. Diba? Eh, di lang siya magtuturo kapag ka, ang ibibigay lang yung mababa na kailangan yung rate niya, 20,000 naman. Baka matindi. Lagi na sabihin ko sa amin na meron tayo na sakit ng ganyang bagay. Itong kayamanan na binabanggit na ito, hindi mananakaw ng iba. Bakit? Spiritual na kayamanan ko ito. Katotohanan, yung gospel ng ebanghelyo na kanilang ipinapangaral. Ibig sabihin, ito kasi trabaho ng bawat isa dito, isa salin, kaya ipapangaral. Light to shine, yung salita na nagliliwanag sa ating mga buhay. Shine in our heart, light of the knowledge, the glory of God in the face of Jesus Christ.